dito pala tayo sa ito na talaga. So sa mga hindi natin talaga na-update, ito po yun. Okay, shout out sa mga nagkondera. Naga na magkuha, boss? Gawain ba? Masa kasagaran mga panak? Magkuha? Agisaw, no? Yan. Klarong tayo, no? Tinaw. Yan, boss, salamat boss ha. Shout out sa inyo. Mga kaupits, itong area na to ay hindi talaga natin napuntahan or na-i-update ng malapitan. So yun nga po, andito tayo sa area to. Mga kaupits, nanghingi po tayo ng permiso bago po tayo mga pumunta dito. So araw po ng Linggo ngayon, walang mga nagtatrabaho. So syempre tayo sa mga naglabing-labing grao. Shoutout sa mga shoutout. Hey, salamat. So yung mga cottage na lalakarin lang natin itong kanilang ginawa. Yan. So maganda rin yung pagka-file po nila itong dito sa banda. Oh, shout out. Yan o. Yan o. So ganito po kataas mga cottage, no, yung gagawin po na kalsada para sa kanilang pagsikan layer na. So dito panibagong tambak na naman yan. So yun, no, inumpisahan na nga mga cottage. So yun, doon po tayo kanina mga cottage, napakalayo po. At yun nga, di na tayo doon na dumaan pa sa highway. Kasi yun, humingi tayo ng permiso na makadaan dito. So dyan na po ay Leon Garcia. So, ikapangalawang update natin dyan tayo mga cottage. So, ito na nga po mga cottage, oh. Wow! At din yung pag-re-refract nila. Yan. Para sa first layer, hindi po muna nila pinagpunta dito mga cottage or yung pagsiminto nila. Hindi muna nila mas pinakuan dito. Kasi yun nga po, may gagawin pang box culvert. So yun, ito na nga po yung update natin sa ginagawang Davao Coastal Road at itong sa may R. Castillo segment. Yan. So di natin nakalain mga kaotit sa ilang buwan lang na paggawa nito, pagtambak nila. Ay, ito na po yung itsura. Napakabilis, nasa mga 8 or 9 months ata mga cottage sa pag-umpisa hanggang ngayon, ito na po yung nabuo nila.
Dito na nga po mga kaotits. May mga makikita tayo mga mainan-inan na mga nananiligo dito sa riyang to. So sa dalawang package. Yan o. So araw kasi ng Linggo. So nasan talaga natin yan kapag ganyang araw. Ay marami talaga mga naliligo sa eryang yan. Bugoy sober po tayo kasi may music din mga kaotits. Baka makaka-copyrights po tayo. So yun. Yung mga kaotits, voice over lang natin kanina kasi nga po ngaya music kasi na napakalakas po. Ano, kahit na ngayon dito mga kaotits, di pa rin tapos, ay dinig na dinig pa rin natin. Oh mga kaotits, dito na pala sa itong sa May Leon Garcia. Sa first update natin mga kaotits, no, dyan tayo sa may Barangay Duterte hanggang doon po sa Sentro Agdao. Kung saan na po yung mga huling segment ng sa ginagawang Davao Coastal Road. Yan. So mga kaotits, yung mga nakikita ninyo mga naliligo. So yan po ay hindi talaga yan isa sa mga hindi maiiwasan talaga. So yun nga po, tampisa sa dagat, kumbaga kuha na sa ilahab. So importante mga kaotits, iwas lang talaga sa disgrasya. So ganun po. So ito na mga kaotits, so yung update natin, yung pagpatag nila sa area to. Linggo. Ito po ay pangalawang update natin. So, unti na lang. Yan banda. Kaya magpantay na po itong pagtambak nila ng lupa sa ginagawang daanan na to. So, 2025 malalaman na natin talaga na ito po ay matatapos na kung sa may Leon Garcia. So ipagawa nila ng line canal. So ganito mga kaotits, ipipinishing tayan nila para mas talagang kakapit po ng maayos yung simento po kapag ipipinish na nila. So malaki din yung ipinagbago dito banda. So ganito at pinail po nila yung tigi isang mga 1.5 to mga isang metro na precast line canal. Tapos mga kaotis, gagawa nila ng hulmaan tapos pubuhusan para magdugtong po yan sila lahat. Yan. Matibay ito mga kaotis. Yan o. Kasi malalim po yung paghukay din nila ng lupa. Tapos sa paglagay po ng precast na ito. Kasi kapag ganito mga kaotis, hindi po sila maggastos sa hulmaan po ng taong nito.
yung mga plyboard. So, katulad nito mga cottage. So, paglagay, tapos, yan, yung gulmaan, tatanggalin na lang. So, kung ano kasi mga cottage, plastic po yan. So, maganda, magaling. Yung pagkaplano po ng ganito. So ganito talaga yung aasahan natin kapag Linggo. Tapos summer na. So talagang dadagsain po yung baybaying dagat, hindi lang po dito sa eryang to, sa Boulevard. So lahat po hanggang sa Times doon sa Talumo, yan. Magsisilibasan po yung mga tao para po maligo po ng dagat. Yan. So, shout out sa mga bata nila. So, mga cottage, dito na po yung update natin sa may Leon Garcia. Dito nga sa first part po, dyan po sa may Barangay Duterte. Yan, shout out sa nagpano sa kububo. Pag ito mga cottage, no? Kung sa paman na itong mga ma-update ka ron, so, mangita pa ta, mga lain pa. Yan. So, try na ito dira sa taas mga cottage. So, mukhang ta, manangkit ta. Shoutout dahil sa mga nagduyan-duyan. At dito ba ito mga cottage, no? Parang inumpisa na talaga nila yung pagtambak na may sagad dito sa ginagawang coping. Yan. Para sa gagawing minor bridge. So mga cottage, yan o, yung paggawa nila dito sa para sa girder, parang may ginawa sila doon mga skeleton pata na mga bakal. So it means mga cottage, yung paglagay ng girder dito ay isang precast na kasi yun nga po mga cottage, kapag bibili ka talaga ng buong girder na napaka mahal po, nasa million po yung halaga. Yan. So ito mga cottage, so pupunta tayo dyan sa unahan. Okay. Yun na, kwan ko na, na-gets ko na kung bakit wala pang girder talaga na nailagay dito. Kasi yun nga po, ngayon pa ata nila naumisahan yung paggawata ng girder. Yan. So, tatry natin magtanong dyan ganda mga cottage. So, dito, nilagyan po nila ng harang itong cushion tape. Para wala po talagang makapasok. So it means ito po ay sarado. So bawal po na makadaan yung mga sasakyan dito. O, di ko alam kung pwede pa yung mga tao dito na pumasok mga cottage, si Sir. Yan. Sir, shout out kay Sir yun. Yan, mga cottage. Kasi yun nga po mga cottage, binabantayan talaga nila. So lahat po ng mga equipments, lahat po ng mga gamit dito. Kasi yun nga po ay yung mga tao dito ay labas-pasok, so hindi rin natin alam kung ano yung posibleng mangyayari. So, mas maganda na rin yung tawag niyan, mas yung maingat kaysa naman magpabayad. Okay ra? Okay. Salamat sir. Yan. So yeah, yung ni sir na maagi daw ta. So sir. So yun mga cottage, so itong kanilang ginawa.
So, yung mga cottage, sabi din kasi noon dati na bibili daw ng girder. Appreciate that. Yan, no? Boss! Wala dahil magtrabaho karun, sir? Ano, gapon dahil? Pero pa? Ha? Ano, mainit pa? Nagtrabaho dahil mo? So, kani sir, abin ako, magpalit sila og kon. Buhat sigit sila, no? Mas nindot ang yan, kaya makasib magit siya, sir, no? Lagi. Abin ako, kamunang mukon, ang sinyang gapon dahil, no? So, kani? Gapon na kon. Nakudag sa iba na kung kon. Lagi, no? Sila yung matrabaho. Pero gina-check magit sa DP, sir, no, nga pwede na ibutang or kanang taba ba ang pagkatimpla sa kwan niya, sir, no? Buhat na nila, kaso sa isa kayo nga ni sir, pila ka tons po dami isa ka bugaton, aning isa ka girder? Kanino? Kita naman ka dito. Hindi na muli ko hindi ako, kaya di na ako manguta na. Kaya nga nung abin ako, magpalit sila o katungkuan na gyan, buo na. Oo, ba't ay planong ta nila? So, yo, what's up mga cottage, no? At, so, ito na yung panghuling update natin dito banda. Yan, no? So, ipasilit naman natin, ay sir, doon banda sa may Barangay Duterte. So, dito naman sa Leon Garcia. Yan. So, mga cottage, sa panghuling update natin dyan sa may tawag niya sa loob po ng Santa Ana. So, yun, maraming salamat pala sa lahat ng mga supporters natin sa viewers. So, lagi po tayong mag-ingat, lagi po kayong mag-ingat. So, sa lahat po ng mga pupunta, lalo na dito sa Davao Postal Road, lagi po mag-ingat mga ka-outage. So, wag pong pasaway. So, kung pinagbawal, so, bawal po muna, wag pong pumasok. So, mas maganda na mahingin ang permiso sa mga nagpunta. Yan, kung pwede po ba. Maraming salamat. Hanggang dito na lang sa FWS natin dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Lagi po din kayong mag-ingat. Yan at bye-bye na.